Hello there, my name is Mark Vermeil and in this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-set up ng inyong programming environment. Hindi naman kasi pwede basta mag-code-code ka lang dyan. Saan ka mag-code? Sa Microsoft Word? Kung seryoso ka sa programming journey mo, ang una mong need gawin ay ang mag-install ng mga necessary tools. And what is that? Yun yung tinatawag natin na IDE. IDE stands for Integrated Development Environment, or in other words, ito yung editor mo. So, pwede kang mag-code, pwede kang mag-run ng inyong program gamit ito. And since ang starting programming language ninyo na pinili ko is C++ kasi beginner ka pa lang, I assume na beginner ka pa lang, ang kailangan mong IDE for C++ is yung tinatawag na code blocks. So, paano nga ba mag-install ng code blocks? Here, I'll show you. Installing code blocks is actually pretty easy. Need mo lang pumunta ng codeblocks.org. And from here, click mo lang yung downloads tab. Sa downloads page, proceed ka ng download the binary release. Then, need mong i-identify kung anong OS ang gamit ng inyong PC. So, ano nga ba yung OS? OS stands for operating system. If hindi kayo aware sa term na yon, operating system is something that manages your software or hardware part ng inyong PC. In other words, siya yung parang puppeteer ng inyong PC. There are three common na operating system which is itong nakalista dito. We have Windows, Linux, Mac. Now, how would you identify kung alin yung gamit inyong OS? If you're a beginner, i-base na lang natin sa logo na makikita ninyo sa inyong PC. In my case, kung nakikita nyo to, yung window, sa start button, we have the logo ng Windows which is yung square na may cross sa gitna. So, since Windows akin, Windows ang pipiliin ko. But if you're using a laptop na mamahalin na may Apple sa likod na may kagat, you're probably using Mac. So, Mac OS dapat yung download. If wala dun sa drone yun, then probably Linux. So, sa akin, piliin ko yung Windows. In here, we are given the following list of available installers. Alin nga ba dito ang kailangang piliin? Ang dapat nyo tandaan is yung piliin nyo yung may Ming. Bakit? Kasi yan yung mas kompletong package. Nakapaloob dyan yung compiler ng inyong IDE. So, need mo yung compiler na yun para makapagparan ka ng program. Dito kasi, sa unang option, wala siyang compiler na available. Magse-separate download ka pa ng compiler niya, which is hassle. So, dito lang tayo sa mas kompletong mas kompletong package. So, we have two download options from FossHub or SourceForge.net. Kahit alin naman dyan, piliin nyo, okay naman yan. So, piliin ko na lang to. And after clicking that, mag-start na yung download. Wait na lang natin. So, after downloading the installer, i-left-click nyo lang siya. And dito magpapakita yung kanyang installation wizard. So, click next to continue. Kung marami kang time, pwede mong basahin yan isa-isa. But if you're like me, natamad mong basa, i-agree ko na lang. So, hayaan nyo lang yung naka-check ng mga naka-default. Next. And then, click install. Okay. So, kung nagpakita na yung dialogue na yan na do you want to run code blocks now, it only means na complete na yung installation natin. Click natin yes para ma-check natin if running talaga. So, dapat magpakita na yung code blocks natin na IDE. Wait lang natin. Okay. Ayan siya. Okay. So, pag open ng code blocks, ito yung makikita ninyo. We have here, dito dapat yung kanyang editor, dito yung kanyang projects pane, dito yung mga tools. Okay. To verify if working ang ating environment, create muna tayo ng new project. And since you're, i-assume ko na lang beginner ka, start tayo sa pag-create ng console application. Click next. C++ tayo, so hayaan lang natin naka-select yung C++ dyan. And then, create tayo ng project title.
So, kanina kasi nakagawa na ako ng sample. So, sample to yung gawin kong project na ito. Or pwedeng much better na my first program. In your part, it's possible na blanco pa to. So, it's important na meron kayong location ng pagsasaywa ng inyong program. So, paano gawin yun? Click nyo lang tong button na may tatlong dots. Punta tayo sa documents. Create tayo ng new folder. My first program. Select folder. Yan. Then, click next. Hayaan nyo lang nakaselect yung mga defaults dyan. Then, finish. So, saan siya napunta? Ito siya. My first program. So, open natin yung kanyang, expand natin yung sources na folder. Then, ito yung pinaka-program natin. So, meron, sa pag-create pala ng isang project, meron na kakagad tayo na default program. Don't be scared sa mga syntax or sa mga words na nakikita ninyo yan. No need na alamin nyo ang meaning ng bawat isa. Ang pinaka-essence lang itong first program natin is to print out or display the word Hello World. Yan actually yung pinaka-first program na natutunan ng isang mga baguhang programmers. Now, how to run this one? Di pa kasi ito nararun. So, to check if magrarun to, go to this one, build and run. Click that one. Wait natin. And then there. See? Kung ano yung nakalagay dito sa double quotation mark, dinisplay niya yung result na yun sa tinatawag nating console. Itong itim na to is yung console natin. So, hello world. Which means, working ating program. Now, para ma-check natin, galaw-galawin pa natin, try natin baguhin tong nakasulat dito. Gawin natin na hello or hi there. My name is, kung ano name ninyo, in my case, gamitin ko akin, Mark Fermil. Nice to meet you. Okay. Check natin if mapapalitan yung hello world na nakadisplay din kanina. So, dapat ang mag-display na sa kanya ngayon is, hi there, my name is Mark Fermil. Nice to meet you. Check natin. Build and run ulit. And there. Hi there, my name is Mark Fermil. Nice to meet you. So that's all I got for you today. I hope na nasundan niyo yung step-by-step process ng pag-download, ng pag-install, ng pag-create ng inyong first program using code blocks. Ganon. Gagamitin natin yung knowledge na yan dahil next vid is doon na talaga tayo mag-start mag-program. And before I end this video, shout out to these people. Wait lang, may listahan ako. Shout out kina, wait lang. Shout out kay Jake Banaag, kay Christian Jan Rubio, Carmela Molong, Jan Owen Tenerife, Cheska Unson, Jan Marie Kando, Jordan Reyes, at sa itawag na natin sa pangalang Dakilang Dragon, at kay Boy Katba. Thank you to these people. Napakabait nitong mga to. Sabihin ninyo, salamat Shopee. Charot! Have a nice day. Bye.